One beautiful afternoon, noong March 10, to be exact, March 10, habang ako po ay may ginagawa sa aming bahay, ako po ay na-aksidente. So, madaling salita, naputol ko po unti-unti, hindi pwede putulin yung agad eh. Babagsak sa kapitbahay yung buong pulo, napakataas, no? So, unti-unti naputol ko. Nung naputol ko na, yung pong pinaka-trunk niya, yung katawan ng puno, I have to cut it by one foot, dahil hindi po kukunin ng dump truck ng garbage collector kung buong puno, right? So I have to cut it in a foot long length. I have to finish the cutting because I have to water the plant. Magdidilig pa po ako ng halaman sa aming paligid, sa aming bakuran. So, meron konting pagmamadali ang aking ginagawa. Sa pagmamadali ko, gumamit po ako ng circular saw. Electric circular saw. So, na ngayon po nangyari. Nung patapos na ako, pinuputol ko yung punong ganyan. Ano ba ang tawag doon? Dumaplis o dumulas o sumikat. Isipin mo, tumatakbo yung circular saw. Hindi ko napansin ako. Yung palang circular saw, hindi na puno ang binibiyak, yung hitaro na. Meron ba tayo, ano? Ito po makikita nyo. Yan, medyo madilim nga lang, no? Medyo madilim nga lang. Pero kung mapansin nyo po yung cut ko, mula doon hat sa puho, hanggang sa aking singit. Ayan na po, oh. Yung aking buhok. No? Well, sana walang mali siya, no? Buting na lang daw, hindi inabot. Talagang mabait ang Diyos eh. Hindi hinayaan na si Dick Gordon ay Can you imagine po kung gano'ng katindihan? More than a ruler. 16 inches cut. No? Yung pong nakikita nyo yan, yan po yung pangalawang tahe, imbis na sinulit, stapler. Kasi yung unang tahi po ay yung aking laman mismo. Yung karni mismo. O tirahi po yun ng yung natutunaw. Yeah. Pagkatapos nun, inanuli, in-stapler po yan. More than 30 staple wires. No? Nang nangyari po yan, nagulat ako kasi biglang naminit yung hita ko eh, mainit. And then, nung makita kong ganun, tumatapo na yung dugo. No? Makita kong ganun, no? Kung nangyari po ito sa inyo, ano ang gagawin mo? Tendency, ihimatayin ka. No? Pero, sabi mo nga sa inyo, malakas ang loob ko, alam ko yung kakayahan ko, naghanap pa ako ng nylon, nakakita ko ng nylon na ano ba tawag nun? Nylon yung lubing? Kulay blue pa, hindi ko makalimutan pati ko. Alam niyo, kinuha ko yung nylon, tinali ko sa aking sigit kasi tumatapon po yung dugo eh. Maraming dugo na yan. At yung second slide please. Yan. Yan po yung nung ito'y umuwi na ako sa bahay, ako na mismo ang naglilinis. Yan, ganyan po nangyari. At yung culprit, yung may kasalanan, bakit nangyari yan? Ito po, papakita ko sa inyo. Ayan po yung circular saw. Imagine, pangputol ng mga troso, yun ang dumali po sa akin. Now, nung oras na matalian ko po yung aking singit, no, para mabawasan ang tapo ng niisip ko na pumanik sa second floor kasi my wife at that time, that afternoon, she was resting. No? Kumbaga, beauty rest, sabi nga nila, no? Kaya lang, papapanin ako sa itaas, tatapon ng dugo eh, sa buong bahay, tapos bababa na naman ako. Luckily, meron po akong neighbor, yung katapat ng aming bahay, no? Siya po'y nagkakaskas ng kanilang bubungan.
na siguro pipinturahan. Sabi ko ganun, makita ko, Michael, Michael, tulungan mo ako, nadali ako, sabi. Nung makita niya, nasa ibabaw siya, makita niya, nagulat siya. No? Sa laki, nang tama ko. Nagmamadali siyang bumaba ng bubong, kasama yung kanyang mother, kasi yung mother niya ay dating nurse. Pagdating sa bahay, mayroon po siyang daladalang ano? Yung yellow, ice pack. Nilagyan ng yellow, binalot ng basahan. No? Kasi ako hindi po makatayo. Umapro na lang ako dun sa mono black chain na pambata yung mababa. Yun ano, upo kong ganun. Binuhat ako ni Michael, hindi ko na matanda kung sino pang katulong, isinakay ako sa van para itakbo sa ospital. Ngayon, nung ano po, nung paglabas namin ng Marcos Highway, taga Antipolo nga pala po ako, no? Paglabas namin, matrapik. Sabi ng misis ko, kasi sabi ko, dalhin niyo ako sa Quirino Labor Hospital. That is a public hospital sa Project 4. Yes, ano? Kasi nga, libre doon. Kuripot, ano? May mamatay nyo na, kuripot pa. Kaya lang, sa sobrang traffic doon pa lang po sa Masina, sabi ng wife ko doon sa kemay kayo na nag-drive, ano na, kaliwa mo, imbis na kakanan kami papuntang Cubao, kaliwa mo, doon na lang tayo sa pinakamalapit na usman sa akin. Totoo pala yung mga kasabihan, ano? Pagka ikaw ay nagkasakit, mamamatay ka sa gastos. Wow, you see, dalawang doktor pa lang, magkano na? Eh, yung pang mga ano, yung charge sa room, etc., etc., di ba? Pati pala ano doon, yung mismo tissue paper, naka-charge eh. Yung haba, no? Grabe. Sabi ko sa misis ko, lalabas na ako, lalabas na ako. Kinausap ko yung doktor, kakotok, magpapadischarge na ako. Sabi yung doktor, ha? Yung sulat mo, nagdudugo pa ako. Tinignan ako ng doktor na gano'n. Yes, doc, sabi ko gano'n. Kausapin ko, ayaw maniwala ng doktor eh. Baka gusto ko lang talaga lumabas. Pero, kinausap niya yung daughter ko, na nurse. Nag-usap siya, doon lang nakumbinse na ako i-discharge. Ito naman yung problema, yung pambayad, di ba? Sunday yun, Sunday. Alam niyo kung anong araw akong nailabas? The following day pa, ng gabi. Kasi nga yung pambayad. Sabi ko sa wife ko, mag-produce ka ng ano, pambayad. Madaling salita, nakalabas po ako ng Monday night. No? Nung inuwi ako sa bahay, bedridden po ako. Ako po yung ano, dalawang buwan na nakahiga sa kama. No? Ngayon ang tanong, ano, Ernie, ang relasyon ng portier doon sa nangyari sa'yo at saka nung mag-take ka ng portier. Alam niyo po, nag-take ako ng portier na eh. To be exact again, mga ano na eh, November. November pa lang. Pinag-take na ako ng portier. So doon ko po na-realize, talagang ang galing ni Lord. Yes. Hinanda niya ako dahil merong mangyayari sa akin. Yung pong mga reseta, paglabas ko ng ospital, ang dami reseta. No? I have to take yung pain reliever. No? Kailangan mo yan kasi every now and then sasakit yan eh. Kailangan ko ng, ano pa ba yung reseta ng doktor? Aside from pain reliever? Antibiotic. Para hindi po ako ma... Yes, my infection. Hindi pa natapos doon. Mayroon pang mga reseta na multivitamins. Wow. Daming gastos, no? Ang laki na nang lumabas sa akin. 135,000 plus 250 plus almost 300 kasi kasama yung pag sinama natin yung bibili ko sa mercury drug. Ang laki na nang gastos. Tapos bibili ka pa ng mga gamot at saka yung multivitamins. Pero sabi kong gano'n, meron portier. Bakit ako bibili ng multivitamins? Yun ang patuloy kong tinitik. In 2 months time, I was able to recover. Wow!
Tinabi ko na yung saklay. Hindi ko na kailangan yan. Ha? Nakakapaglakad na ako. Ito ang maganda. Yung inaano lang dito, yung ine-emphasize lang, ingatan ng ating espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, kinaiingatan po sa atin, no, yung ating katawan. At isang pinakamagandang pamamaraan upang maingatan natin ang ating katawan at kalusugan ay ang